Magandang gabi sa inyong lahat. Meron po kaming ginagawa ngayon na Honda CR-V. Bali, ang problema po nito ay ano, pag pinepreno ay natunog yung kanyang pangilalim. May lumalangit-ngit. At ang isang problema niya ay yung kanyang throttle body. Ayan. Pagka walang aircon, 1,500 ang RPM. Pag nag-aircon, nagiging 900 na lang. Ayan. So ito, nagawa na po namin to. Bali, naglinis po kami ng throttle body, tsaka mga sensor. Tapos, itong kanyang IACB. Ayan, ayan po yung kanyang IACB. Nakakabit sa intake manifold. Yung kalasin po namin ay talagang napaka puro carbon na ho siya. Tapos dito naman sa pangilalim, bali pinalitan po namin ng bagong upper suspension. Ito. Sira na po yung bushing niya. Ito yung kanyang bushing. Yan. Laki na po ng kalog. Galiwat kanan po yan. 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 Kinakabit na lang po ngayon. Bago na ho yung upper suspension niya. Pag tatanggal po niyan ay may dalawang tornilyo dito sa mga gustong mag-DIY. Kabilaan po yan, saka dito sa kabila. Yan, meron din tornilyo yan dyan sa kabila. Medyo madilim lang. Dito naman sa kabila, kailangan magtanggal ng battery case. Ito yun. Ayan. Yan nakalagay yan. Ayan. Tinanggal po ito para matanggal yung tornilyo ng upper suspension niya. Ayan, kabila. Ngayon, binubuo na lang po yan. Yung kabila, tapos na. Kabila, nakakabit na rin yung gulong, tapos na rin. Tapos, nakita namin yung pan belt niya. Ayan. Manipis na rin. Yung isa. Mamaya papaanda rin natin para makita natin yung pagbabago sa ginawa natin. Magandang araw po. Ito na po yung result nung ginawa nating paglilinis sa throttle body ng Honda CR-V. Ayan. Patayin natin. Ignition on. Start. Ayan na po siya. Wala pong, wala pa pong aircon yan. Off pa ang aircon yan.
Dati po kasi ang RPM niya pag walang aircon ay 1.5. Tapos pag in-aircon mo siya, 1,000. Kaya nilinis namin yung throttle body niya. I-on natin yung aircon. Ayan, naka-on po yung aircon niya. Normal na po yung kanyang idling. Ayan, patayin natin yung aircon. Ayan. Okay, stable na po siya. Nasa 900 po pag walang aircon, and then pag aircon natin ulit. Ayan, naka-on na yung aircon niya. Ayan. 900 pa rin kahit i-aircon mo siya. So, hindi po nababa yung minor niya pagka in-aircon. Patayin natin yung ulit. Ayan. Balik sa 900 kanyang RPM. Lakas naman yung kanyang hatap. I-re-relearn lang natin yung kanyang throttle body kasi bagong linis eh. Kaya pag nai-rev natin, nag-i-stack siya sa 1.1 and then saka bababa. Ganyan po ang nangyayari kapag pinalinis natin yung ating throttle body. Hindi siya direct na bumababa. Ayan, nag-i-stop siya sa 1.1 and then saka bababa. I-re-relearn lang po natin yan pagka ganyan. Ayan, 800 siya pagka nakaano pala. Pag na-reach na na yung temperature na kalahati. Ayan. Hanggang 800 siya. And then pag in-aircon, ayan. Hindi na nababa yung kanya minor. Naka-aircon po yan. Okay.